programa ng mga biyero ng isda na mula pa sa labotas, mga nakabang ng mga buhaya na nanunutok pa ng flashlight. Mula sa pantala ng labotas, 2-3 oras na biyay ang binubuno ng mga biyero ng isda. Pero alam nyo bang, hindi lubak sa kalsada o ang panambang malamog ang kanilang tinda ang iniiwasan ng mga tainante? Turn off kasi ang mga ilaw na nakakasilaw. Sa halito kasi na makita nila ang liwanag sa dilim. Pangitain umano kasi ito ng nakambang perwisyo sa kanilang kakarampot na kita. Paano nangyari yun? O ito, para maliwanagan kayo. Nakilala ng investigador ang isang mga nangalakal ng isda mula sa Laguna na itatago natin sa pangalang Edgar. Dugot pawis daw ang kanilang punan sa pagbiyahe ng mga isda. Pero ang problemang idinulog nila, hindi na raw masasabing sariwa pa. Pinapas po natin, nandiyan na yung mga model, nakabang na. Nakusa na yun sila nalapit sa'yo. Ano na ang mabing yan? Kakapiranggot na araw ang naiuuwing kita nila sa pamilya, nababawasan pa ito dahil sa pangingikil ng ilang alagad ng batas na buhaya. Ang kasama na po sa budget namin yung para sa pulis. Yung para na sa pamilya mo, napunta po sa kanila. Naku, naloko na! Madali naman matunto ng pinanggagalingan na masansang na reklamo. Pagdating sa kanto ng Casa Cervantes at Quintin Paredes sa Binondo, lungsod ng Maynila, naispata namin ang isang mobile patrol na tila'y nagbabantay. Dapat sana'y rumoronda ang mobile patrol na ito, pero salit, nakatambay dito sa kanto. Bakit may checkpoint ba? At sino itong mama na nagbibida-bidaan kasama ng mga pulis? May hawak siyang flashlight at tila may nais ipahiwatig sa kanyang pagkaway. Pagkakalam ko, parang mga utosan lang sila ng mga pulis doon. Tapos pa, bago kami dumating, magpa-flashlight sila para mag-agis ka ng pera. Para makalampas ka, hindi ka na nakapaparahin na. Wala namang patay, pero may abuloy. Wala namang nasunugan, pero bakit may sapilitang donasyon? Talo na nga sila, pero bakit kailangan pa daw nilang magbalato ng kita? Pero wala naman daw silang magawa po hindi ang mag-abot ng pera. Bawal mo po sana, kaso ang problema, hindi ka naman makakadahan baka hindi nga nagbigay. So, automatic, magbigay ka na lang para wala ka naman abala. Ilang oras din nagmanman ang investigador sa lugar na yan. Ang lalaking namataan naming may hawak na lente o flashlight na upo sa likod ng mobil. Relax na relax lang. Sinubukan pa naming sundan ang isa pang biyero ng isla. Malayo pa lang panay na sa pagkaway ang may hawak ng ilaw. Pagdating sa tapat ng mobil, tila alam na ng driver ng jeep ang gagawin niya. Kagad siyang naglaglag ng pera. Nang tanongin namin ng driver, ang inihulog daw na pera para sa pakikisama. Kuya! Magkano ang nilaglag mo? Magkano? 20? Bakit? Para yung pagkabala lang. Pero ano yun? Pero daan? Ano na naman eh, pero daan. Kahit tayo tama na. Kasi, ganun din, bibigyan. Pagsisitahin ka, mas malaki, di ba? Oo. Pagkabala na. Sa ilang araw naming pag-iimbestiga na pansin naming gabi-gabi ang pagtambay ng mga pulis sa kanto ng Plaza Cervantes at Quintin Paredes sa Binondo. Animoy mga palamuning buhaya raw ang mga nangungutong na pulis sa lugar na yan. Paano mo sabihin checkpoint dyan sila eh? Wala naman nakalagay na checkpoint. Basta naman mga slide na lang. Tapos maghihingi ng panghabis na pera, gano'n. Nakakalampas ko na. Malinaw na naitupamento sa kamera ng investigador ang modus ng ilang pulis na inireklamo. Sa tabi ng mobile patrol, pupulutin ang pera ng tao ng flashlight at inalagay naman sa loob ng sasakyan ng mga pulis. Habang ang mga pulis, petiks-petiks lang sa baligid, animoy nag-aabang ng biyaya ang mga sinasabing buhaya. Kayo na ang matitinig, matitinig sa pangungutong. Yung mga naman last lab doon, parang utos nila sila ng mga police.
kasi sila lang naman ang namumulot ng pera doon. Pag may nag-aagis na bihero. Tulot dito! Tulot to! At kahit pa pinapayunan ng pagyo, wala silang pahinga sa pangungutong! Kahit mga bagyong, nandiyan doon sila. Araw-araw, halos, iungulang ginumag yun, hindi po sila naalis doon. Agad naman itong ipinalam ng investigador sa mga otoridad ang mga alagad ng batas na kabaro ng mga inilireklamo hindi na nagpatumpik-tumpik pa dahil sa sumbong ng mga kawawang biyahero at ng investigador. Isang entrapment operation ang ikinasa ng Manila City Hall Public Assistance o CHAPA. Ang tarantado, dadalhin sa mobil, papasok sa mobil. Kaya, pilihin nakiterong alagad ng batas, masilaw kaya sa kapangyarihang ipapataw ng kapwa pulis nila. Mga potongerong pulis sa mga biyero ng Islam at tututukan na ng spotlight ang kalokohan nila at ambag na sa liwanag. Hindi na raw makatiis ang ilang biyero ng isla sa mga kapal mooks na pulis potong na tambay sa Navotas Beach Board. Sa tuwing tumatapat kasi ang lente ng flashlight ng mga pulis sa kanila, animoy malabo na silang kumita. Nagkakaubusan na nga yata ng buhaya sa bundok at gubat. Tila narito na sila sa kalye ng lungsod ng Maynila. Kaya ang mga operatiba, isang entrapment operation ang ikinasa para bigyang limanag ang problema. Kaya, hulihin ninyo yun. Handa na ang lahat sa gagawing pagtugis sa mga tinaguriang buhaya, tumulak na ang buong tropa. Charlie Bravo. Sa lugar kung saan namin nakuna ng video ang mga pulis na inirereklamo. Pumwesto ang mga tauhan ng Manila City Hall, Police Assistance Office o CHAPA. Walang kamalay-malay ang mga pulis na nakapaligid na sa kanila ang ilan sa kanilang kabaro. Isa sa mga biyero ang sinunda ng aming kamera. Ilang metro pa lang ang layo ng biyero pero may ilaw ng tila sumisenyas para huminto siya. Pagtapat nito sa mobil ng polis. Bravo, Charlie, Alpha. Bigyat na parang pumasok sa eksena ang mga operatiba. Unang hinarap ng mga operatiba mula sa Manila, CHAPA ang mga sibilyang namumulot ng pera. Ang mga inireklamong pulis naman tila na alimpuhatan nang makaharap ang mga operatiba. Ito ba ang bangungot na iniiwasan ninyo? Huli kayo! Agad naman silang dinisarmahan ang kanilang mga kabaro. Ano kami dyan sa kamay? Wala mang narinig na salita mula sa kanila pero ito ang ebidensya. Sa loob ng sasakyan, kitang-kita ang mga perang na kolekta. Matapos disarmahan at arestuhin ang mga sibilyan, agad silang idiniretso sa tanggapan ng Manila CHAPA para maimbestigahan. Sa loob ng presinto, ang mga sibilyang katropa umano ng pulis na inirereklamo. Todo tanggi sa paratang ng pangungutong. Ano ginagawa mo din sa mobil? May kitapuntuhan ka na. May flashlight ka ba? Ano sa mga pahero? Ahem! Hindi ba't kayo itong gabi-gabi namin napunang humaharang sa mga nagdaraang biyahero ng isla? Ang kasinungalingan nga naman, nahuhuli sa lansa ng bunganga.
Ang mga inaresto namang pulis tila nabahag ang bunto habang iniimbestigahan ng mga kabaro. Pati sa aming kamera tila nahiya. Meron ka ba kayong alam tungkol dun sa paghahagis ng pera dun sa mobil? Pero bakit daw sa pangongolekta hindi uso ang hiya, ha, mga kuya? Ang mga nakuhang ebidensya sa kanila tila di nila maitatanggi. Ayon sa mga otoridad, 6 na rampiso ang kinita nila sa pangungutong nung gabi yun. Kukubra ang mga nasa 6 checkpoint na mahigit 4,000 piso sa isang linggo. At nakapagbubulsa sila ng 18,000 piso kada buwan. Habang iniimbestigahan pa ang mga sospek sa reklamo, ang hepe ng Station 11 ng Manila Police nagala surprise visit sa presinto. Hindi natin alam at itatanong natin dito sa mga tao natin kung what really transpired. At we do not natawag na tolerate if they really na nagkaroon ng pagkakamali. At itong pagkakamali po ay dapat ituwid. Si Hepe na ang nagsabi, dapat ang mobile patrol ng inyong presinto ginagamit sa pagresponde, hindi sa pangingikil. Actually, they belong to the antelman na dapat na mag-ikot sila at ang i-responsibility is the whole of Binondo. So, marami rin tayong tanong at sabi ko nga sa iyo bilang station commander ng station modern, hindi natin na tinotolerate kung meron silang pagkakasama and they have to answer those charges. Umaasap po kami na sa pagkakataong tulad ito, may matututunang leksyon sa mga tauhan ninyo. At magsanang konsintihin ang pananamantala nila sa kapwa. Ang mga nadakip sa polis na sina PO1 Joel Agoho Morales, PO2 Ranilo de la Luna Vital, PO3 Rolando Magabo Balokating ng Station 11 ng Maynila. Makat kalaboso kapalit ng alagang manoy kanilang ibinulsa mula sa kita ng mga biyero. Dalawang asunto kasi ang ginawa natin sa mga polis. Yung robbery extortion, yung Article 294. Tapos yung Republic Act 3019, yung anti-graping corrupt practices. Sa Article 294, may kaukulan na kulong yan. Diba? Na hanggang maximum yan, maximum. Ang nasa 10 taon. Ang minimum naman yan, 6 na taon. Ngayon, doon naman sa 3019, ang maximum naman yan, matatanggal ka ng servisyo. Ang 2 sibilyan naman, nagdawit sa reklamo, hindi rin lusot sa asunto. Ngayon, doon naman sa 2 sibilyan, kasama sila doon sa robbery extortion. Sa administratibo naman, yun din malamang ang iaasunto sa mga kapulisan natin. Yung ano yung sinampa namin sa diskatya. Ang pananamantala sa mga walang kalaban-laban, sasangsang at aalingasaw. At kapag tununa ang sunok ng mga naargabyado, malalambat din sila at maaalisan ng hasang.